BDO to Maya Fund Transfer. Paano magpadala ng pera from BDO to Maya Online? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. So in this video, gagawin natin yung pag-transfer ng pera from BDO to Maya or PayMaya. I-review na rin natin kung madali lang ba yung proseso, magkano yung charges, and magkakaroon ba tayo ng kahit anong issue sa pag-transfer ng pera from BDO to Maya. So naka-open na yung BDO mobile app ko. Meron na rin ako account sa BDO online banking or BDO mobile banking. Ngayon, kung meron kayong BDO na bank account pero hindi pa kayo nakapag-create ng online banking para doon, meron kaming ginawang step-by-step tutorial guide kung paano mag-create ng BDO online banking. Yung link to that video is nasa description sa baba. Ngayon, proceed na tayo dito sa BDO mobile app. Tap ko tong send money sa bandang baba. And then, ang pipiliin ko is yung to another local bank. So, tap natin yan. And since first time ko magkapadala ng pera dito sa account na to, pipiliin ko yung proceed without a template. Hindi ko pa kasi siya nasa-save before. And kapag na-save ko na siya, magpapakita na siya dito sa saved request kung saan from here, pwede ko na lang piliin kung anong bank account yung paglilipatan ko ng pera. So balik tayo, proceed without a template. First time ko mag-transfer sa account na to, so tap ko yung continue. And then transaction type, credit to other bank, transfer from, pipiliin ko yung account sa BDO na panggagalingan ng pera. Ang amount is 100 pesos. And then destination bank, piliin natin is yung Maya or PayMaya. So wala dito yung Maya, most likely it's PayMaya. So ito, Maya wallet or PayMaya. So scroll up lang natin, kumpletihin ko lang lahat ng information na hinihingi dito. Yung account number, ito yung phone number na nakalink sa PayMaya or Maya. And then yung last name, first name, and then yung mobile number, ito yung details about dun sa may-ari nung PayMaya account. And then pag nag-scroll down pa tayo, meron ditong purpose of transaction, piliin natin dito is payment. Pwede rin namang allowance, fund transfer. And then for template name, ito yung part kung saan isa-save na natin siya para kung gusto ka man magpadala ng pera sa account na to next time, hindi ko na kailangan ulitin yung pag-enter ng name, yung phone number. Instead, nasa save template na lang siya. So, isave ko siya as Lulu Maya. And then description, ulitin ko lang kung ano yung nilagay ko sa taas. Sa inyo, kahit anong description or name, pwede naman. Basta, pag nakita niyo yon, maalala niyo kung kaninong bank account ba yon and anong klaseng account ba yon. Like, sa Maya ba yon, GCash, or BPI, or other bank pa. So, nakompleto ko na. Tap ko yung confirm. Oops, may kulang daw tayo na middle initial. Pati yon required. So, confirm na natin. And please confirm the details below. So, meron tong charge na 25 pesos. So, yun yung kailangan yung i-double check sa ending nyo. Sa pag-transfer kasi ng pera from BDO to other bank account, may charge talaga na 25 pesos. And ang pag-transfer nito is InstaPay. Ibig sabihin, yung perang padala natin is mag-reflect agad sa kabilang account. As soon as it's up ko tong confirm, and mag-ask man to ng OTP or one-time password, pag natapos ko na yon, mag-reflect na siya sa PayMaya account. And after ng transaction na ginagawa natin sa BDO, dapat mag-reflect na dito sa wallet yung perang padala natin. And based naman sa naging experience ko sa pag-transfer ng pera from BDO to Maya or other bank pa before, wala naman naging issue sa pag-transfer. Nagre-reflect agad yung perang padala dun sa kabilang account. Tulad ng sabi ko kanina, may charge siya na 25 pesos. And reminder lang na kapag nagtatransfer ako ng pera, lagi kong sinesave yung screenshot, yung proof ng transaction. May reference number kasi yon, tsaka date and time. Para just in case lang, just in case, na magkaroon ng issue sa pag-transfer, like hindi daw nag-reflect yung pera dun sa kabilang account, at least may proof tayo na nagpadala talaga tayo ng pera and pwede natin siyang i-report sa BDO para sa issue na yon. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And for other tutorials na pwede nyo pang i-check about sa Maya, sa pag-transfer, or kung ano pa yung dapat nyong malaman, andito na yan sa playlist sa baba. Sana makatulong. And this is Lulu from Investlibrary. See you sa mga next videos. Bye-bye!